Alam niyo ba na dito sa lalawigan ng Camarines Norte, matatagpuan natin ang isang umbuyan na kung saan nagpuproduce siya ng isa sa pinakadikalidad at masasarap na klase ng dried fish dito sa Mercedes. Gusto niyo matikman? Hanapin niyo ako at i-PM niyo lang upang malaman niyo kung saan yan matatagpuan. Ang bayan ng Mercedes ay isang lugar dito sa lalawigan ng Camarines Norte na kung saan makikita natin ang iba't ibang laki o lawak ng mga umbuyan o tuyuan na nagpo-produce ng masasarap at dekalidad na dry fish dito sa ating lalawigan at sa buong Kabikulan. Dito sa malawak lugar na ito na kung saan sa likuran ko makikita ninyo kung saan nilalatag o ginagawa yung mga dry fish dito sa San Roque. At kung hindi nyo pa natitikman ang mga tingkalidad na mga tuyong gawa dito sa barangay na ito, nire-recommend ako na bisitahin nyo at maghanap kayo ng mga tingkalidad na mga tuyo na ginagawa dito sa lalawigan ng Camarines Norte, partikular yan sa bayan ng Mercedes. Pangingisda ang isa sa pangunahing pinagkakitaan ng mga tao dito sa bayan ng Mercedes. At dahil pangingisda ang isa rin sa industriyang bumubuhay sa lalawigan ng Camarines Norte, makikita natin ang iba't ibang klase ng mga umbuyan o tuyuan kung tawagin dito sa ating lugar. Kaya naman, mas madalas, iba't ibang kompetensya at pamamaraan ang ginagawa ng ating mga fish processor upang mas maging masarap at dekalidad ang bawat tuyo na ibibigay nila sa atin at sa hapagkainan ng mga kababayan natin. Alam niyo ba mga kaigan na hindi ganun kadali ang gumawa ng gantong klase mga dry fish dito sa ating bayan, sa bayan ng Mercedes? Kung iisip natin na kung ang isang simple at kasing sarap na tuyo na katulad ng nakikita niyo sa aking harapan, ay madaling gawin at sabihin natin ibibilad lang natin yan, eh pwes, nagkakamali kayo. Ang bawat manunuyo dito sa aming lugar ay gumagawa ng iba't ibang klase ng pamamaraan upang mas higit na masarap at dekalidad ang tuyo na ihahapag sa inyong hapagkainan. Iba't iba man ang klase ng mga dried fish na ating natitikman o inihahain sa ating hapagkainan, mas mainam pa rin alamin natin kung gaano ito mas nakakaapekto sa ating kalusugan. Alam natin na kapag sinabing dried fish o tuyo, mas higit itong ipinagbabawal ng maraming doktor sa mga taong mayroong alta presyon at mataas na kondisyon ng kanilang blood pressure. Kung mapapansin natin mula doon sa likuran kung saan ginagawa at nilalatag yung lahat ng mga sariwang isda, pagkatapos ng ilang oras, ganito ang gagawin nila kung saan pinapakila at pinaghihiwa-hiwala yung lahat ng mga isda na malang na walang kalidad o mas higit na may kalidad upang sa ganon, kapag dumating siya doon sa ating mga consumer, eh talaga naman hindi tayo mapapahiya. So ganyan kabusisi yung ating mga fish processor dito sa ating lalawigan at higit nilang pinapahalagahan yung kalidad ng kanilang paninda pagdating sa ating dry fish. Katulad itong slip mouth na to na hawa ko, hindi siya basta isang slip mouth na dry fish. Siya ay dumaan sa isang mabusisi at mapanuring na proseso kung saan masigit na matitikman nyo ang sarap at tsak na inyong hahanapin sa inyong hapagkainan kapag inyo itong natikman. Hindi madaling pasukin ang gantong klaseng hanap buhay ng pagka-dried fish, lalo na kung wala kang sapat na kaalaman at kakayahan upang mapalugo ang gantong klaseng hanap buhay. Kaya naman, ang halos lahat ng mga fish processor dito sa ating lalawigan, partikular na sa bayan ng Mercedes, ay higit na inaaral at binibigan importansya ang mga alok na mga training sa ating bayan. At dito, mas higit lang pinag-uukulan ng pansin kung paano mas higit na mapapalugo ang kanilang kaalaman, hindi lang sa gantong klaseng hanap buhay, kundi sa pagbibigay ng maayos at dekalidad na pagkain sa hapagkainan ng ating mga kababayan. Anumang klaseng hanap buhay ang ating pasukin,
mas higit nang dapat nating alamin kung papaano natin 'to mas higit na pag-aaralang palaguin upang sa ganon, sa bandang huli, wala tayong pagsisihan. Sapagkat naniniwala ako na mas higit na may alam ang taong nagsisikap na ito'y mapalago sa kanyang sariling pamamaraan. Mula dito sa barangay ng San Roque sa bayan ng Mercedes, ako si Mike Palmers at ito ang aking kwento dito sa Kabikulan.